Guys, good morning po. Welcome po ulit sa Kuya Mars Vlog ngayong umaga. Naisip ako magluto ng masarap na ulam ngayon. Ito yung ginisang munggo. Ito, pinalalambot ko na yung munggo. Pero may isa akong ginawa dito para mas economical, mas matipid sa gas. So, isinabay ko ng paglaga yung aking meat, yung aking pata ng baboy. Ayan. Habang naluluto yung munggo, luto na rin yung pata ng baboy. Kaya pala, magpiprito ako ng tilapia, perfect match to sa ating ginisang munggo. Ito, lagyan ko ng pampalasa yung aking sariwang tilapia. Lagyan ko ng asin, paminta, seasoning granules, lagyan ko rin ng konting arena. Ayan. Gandahan kasi pag nilagyan natin ng arena, kahit hindi non-stick yung ating kawali, sigurado hindi titikit yung ating piniprito ng isda, yung ating tilapia. Ayan, no? Guys, kitang-kita yung sariwa-sariwa yung ating tilapia. Perfect na perfecto sa ating ginisang munggo. Ayan, luto na yung ating pritong tilapia. Kitang-kita nyo guys, oh. Crispy, crunchy at golden na golden brown yung ating pagkakaprito ng ating tilapia at hindi talaga siya tumitikit. Ayan, napakasarap nito with matching ginisang malunggay. Ayan, kita nyo yan guys. At ayan, balikan naman natin yung ating pinapalambot na ginisang yung ating munggo. So, ito, malambot na yung pata ng baboy na isinama natin sa ating pinapalambot na munggo. Ayan, nakita nyo guys. Matagal ilaga yung palambutin yung pata ng baboy. Pero sa ginawa natin, nakatipid na tayo sa pagluluto sa gaas. Ayan, so mag-isa natin, igisa na natin yung ating munggo. So ilagay natin yung ating hiniwang pata ng ating baboy. Ito yung gagawin natin pork ingredients yung ating pangsahog. Ayan. Halo-haloin natin. And then, guys, ilagay na natin yung ating sibuyas at yung ating bawang. Ayan. Isakisahin natin. Hindi naman natin kailangan sunugin o tostahin. So, pag nalamdaman natin na amoy natin na mabango na yung ating bawang at yung ating sibuyas, ready na yan. So, lagay natin ang ating pampalasa, yung ating paminta at yung ating asin. Ayan, halu-haluin natin. Guys, kitang-kita nyo, eto pa lang. Napakasarap na nung ating shot. Ilagay na natin yung ating nilagang munggo. Ayan guys, oh. Napakaganda ng pagkakaluto ng ating munggo. Ang maganda sa pagluluto ng pagpapalambot ng munggo, huwag natin masyadong yung overcook. So, tingnan talaga natin na hindi talaga siya matudurog yung munggo. Kasi masarap ito sa ginisang munggo, yung medyo matigas-tigas ng konti yung texture. Yung katamtaman lang ba? Hindi yung masyadong malambot. So, samahan natin ng 4 cubes. Ito pa yung magsisilbi nating pampalasa. Yes, kulong-kulo na. Checkin natin yung lasa ng ating ginisang munggo. Guys, alright, okay na yung lasa ng ating ginisang munggo. At mas papapasarap pa natin at gagawin natin mas healthy ito, lalagay natin ng sariwang dahon ng malunggay. Ayan guys, oh, dami akong dahon ng malunggay dito. Sariwang-sariwa at talagang green na green siya. At napakasustansya itong dahon ng malunggay. Sa ginisang munggo, pwede nating lagyan ng iba pang gulay yan. Pwede nating lagyan na siyempre yung talagang sikat na sikat nilalagay sa malunggay, yung dahon ng ampalaya. Pero ito yung available dito sa amin, yung dahon ng malunggay. Ano? Guys, kitang-kita nyo, kulong-kulo na at ready to serve na itong ating ginisang munggo. Okay na to. Hanguin na natin. Huwag natin masyadong i-overcook yung dahon ng malunggay. Ayan, serve na natin guys. Itong ating ginisang munggo. Kitang-kita nyo guys, oh, napakasarap nyan. Ayan, oh. Wow, perfect na perfect to. Almusal, tanghalian. Ayan guys, kain na po tayo guys. Ayan, unahin natin. Samahan natin na madaming tao ng malunggay. Guys, sarap guys nung ating ginisang munggo. Tayo natin itong ating pritong tilapia with matching sausawan tayo, salt, suka at yung ating sili. Ayan guys, napakasarap nung ginisang munggo guys, sa ayong tilapia, perfect match talaga siya. So, paminsan-minsan, magluto tayo ng mga ganitong mga ulam,
So, at least meron din itong lahat, nandito na yung nutrients. Meron tayong pork, meron tayong fish, meron tayong gulay, at meron tayong mga beans. Ayan. So, guys, maraming salamat sa muli sa pagsubaybay sa aking channel, Kuya Mars Vlog. Paki-subscribe, paki-hit, at paki-like yung aking channel para makatulong sa aking YouTube channel. Hanggang dito na lamang at maraming salamat. Bye-bye!